Bilang tandang sumikat sa langit, babaeng nararamdaman ng araw. Na siya'y nakatutong sa maliwanag na buwan, na bindaluwang bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, pahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, pahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay marating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Pinagdagan mo na ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, ang panghambalos ng mga sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang mapangkapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kaniyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon't magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman, magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo't wina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalagan ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos.
Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkukorona kay Maria bilang reyna ng langit at lupa. Pero maganda makita natin bilang Kristiyano na itong karangalan na ibinigay ng Diyos kay Maria ay dahil sa kanyang pagtalima sa utos ng Diyos. Karamihan sa atin, ang gusto natin yung karangalan, ang gusto natin yung kasikatan. Gusto mo rin ang korona. Gusto mo maging reyna. Pero yung daan patungo roon, yun yung hindi natin pinapansin. Mas gusto natin yung finished product, pero yung process to arrive to what is, to that glory, ay madalas hindi natin tinitignan o ayaw nating pansinin. Si Jesus, bago natamasa ang tagumpay ng buhay, sa kanyang muling pagkabuhay, kailangan niyang yakapin ang krus. Kailangan niyang ialay ang sarili. At sa muling pagkabuhay, doon niya natamasa o binigay sa kanya ang tagumpay. Si Maria, sa ating pagdiriwang na ito, ang karangalang ito binigay sa kanya ay dahil siya ay naging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At ang taong kalugod-lugod sa mata ng Diyos ay tumatalima sa kanyang mga utos. Si Maria, hinirang pa ng simula, kinalugdan ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang buong sariling pagtatalaga ni Maria, ang kanyang buong pusong pagtugon sa paanyaya ng Diyos. At ang sabi niya, "Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo." Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano na tulad ni Maria na nakinig sa salita ng Diyos at tumupad nito. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagyakap niyang kanyang utos, at yun ang nagbigay ng kahulugan sa buhay niya. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, lalo na sa panahon ho ngayon, na tumingin kay Maria, hilingin din sa kanya ang grasya, na tulungan niya tayo para sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tulungan din niya tayo bilang ating ina na tumugon ng buong puso sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Kasi para sa Diyos, ang taong dakila ay ang tumutupad sa salita ng Diyos. Ang taong dakila ay nakikinig sa kanyang mga aral at utos. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, nagmamahal sa Diyos higit sa lahat. Dahil ang taong nakikinig, marunong magmahal. Pag hindi na nakikinig, hindi na ho nagmamahal yan. Pansinin ninyo ang anak, pag ayaw niya, pag may tampo sa magulang niya, kapag malayo ang loob niya sa magulang niya, hindi na siya nakikinig. Kung yung mag-asawa, malayo na ang loob sa bawat isa, hindi na sila nakikinig sa bawat isa. Bahala ka na sa buhay mo. Pero ang tao marunong makinig,
ay ang taong marunong magbahal. At ito rin ang pinakita sa atin ni Maria. Sa kanyang pagmamahal sa Diyos, siya ay nakinig sa utos ng Diyos. Kaya sana tayo din bilang mga Kristiyano at si Maria bilang ating modelo ng pananampalataya at ating ina, tulungan nawa niya tayo na may pagmamahal, makinig sa tinig ng Diyos sa buhay natin. Sumunod dito at tulad niya, tayo rin ay tatamasa ng tagumpay na siya na ang nauna. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal ko, mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at nagatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Ang ating itugon sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Reyna ng kaluwalhatian at kapangyarihan sa pamamagitan ng aming reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaluob upang itayin ang iyong buhay na iningalay ng tayo'y magdiwang bilang isang sabayanan.
magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumika, kaming naghahain, ngayon ginugunita si Mariyang mahal na birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghahain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Hanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayun din ang lahat ng mga pumanaw.
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lawak ng dagat na aking tinatawid, ang pangalan mo siyang naging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako
ng iyong lambing na asam sa tuwing ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi di nga potiyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat papis luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat papis luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Announcement. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Banal na Ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa,
panalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat niningap niya akong kanyang pabangalibig, banal na ina, birheng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.